Hello, good morning mga ka-FW. For today's vlog, marami po kasi yung nagre-request sa akin ng tutorial kung paano ko daw ginagawa yung DIY ply lure sa biki. So ngayon, ipapakita ko po sa inyo kung paano ko po ginagawa yung DIY tiger ply sa biki. Kaya ako po tinawag na tiger sa biki to ay ginagamitan ko po siya ng kulay tigre na balahibo ng manok. Super effective po para sa tribali. Ito po yung kulay tigri. Kung napansin nyo, talagang kulay tigri siya. Ito, oh. Balahibo ng manok, kulay tigri po yan. Oh. Nakita nyo, kulay tigri siya. Kung nakita nyo yung mga tigri, may mga batik-batik na ganyan. So, ito po ay kung tawagin sa amin ay bulik hipon. Ang tawagin sa manok, bulik hipon. So, ito po yung ginagamit ko sa biki. Kung tawagin ko ay tiger sa biki. Ang gamit natin ay crystallite, yung pampakinang po. Crystallite kung tawagin. Ito, crystallite. Titoron kung tawagin. Titoron na kulay pula. Yung titoron na kulay orange. At kulay green. At saka di mata. Itong matang kulay pula. Kasi ang gagawin natin ay kulay parang balaw kung tawagin sa amin. And then, number 4 na hook. Matibay po ito, stainless steel. So tara, samahan nyo ako kung paano ko ginagawa ang tiger sa biki. Intro muna tayo. Strike mga ka-BW. Tatakbo. Para GT. Parang GT to. Ayan mga ka-FW, umpisa na natin kung paano magawa ng tiger sa biki. So ito yung mga kailangan ko, ipapakita ko sa inyo ha. Crystallite, titoron or crystallite na pula, titoron na green or orange, itong tiger na balahibo ng manok, itong resin epoxy, italagay natin sa ulo yan, sa mata, at saka itong UV light, kulay asul yan o, violet. Oh, ito yung mata. So yun naman ginagamit ko para sa paggawa ng tiger sa biki. Ayan mga FW, umpisa na tayong gumawa ng tiger sa biki. So ito yung number 4 na hook. O matalim yan. Tapos ang gagawin natin mga ka-FW, tatalian natin. Wala po akong bubin. Ang gamit ko lang ito, yung kanang bubin na one. Wala po ang gamit kong sinurid. Tatali natin sa hook. Ganito. Yan, simple lang po. Tatalian natin yung hook. Yan. Ganyan po kasimple. O yan. Talian natin. Okay. Yan hanggang dyan. Karkulahin natin. Hanggang dyan lang yan. Okay na. Tapos ilak natin. Okay na yan. Lalak natin sinulid. Okay. Tapos lalagyan po natin ng super glue dito para dumikit. Super glue nalagay ko po dito sa unang pagkatali ko ng sinulid. Para po matibay siya. Ayan mga FW. Unang ilalagay natin ay crystallite. Ayan. Sa ilalim. Tandaan nyo, sa ilalim ng hook, ah, tingnan nyo. Ilalim ng hook. Ayan, dyan mo unang ilalagay yan. Crystallite na yan. Tatalian natin ng ayos ng pulang sinulid. So, ayan, oh. Crystallite, ang tawag yan. Makinang. Talian natin ng ayos. Ayan, nakatalian natin ng kaunti. Tapos, may tali tayo ng kaunti. Ipabaliktad natin to, pabalik dito sa unahan. Ganyan lang po yan kasimple, oh. Ayan. Para lahat ng feeder pumunta dito sa dulo. Ayan o mga ka-FW. Ayan o. Tapos talian ulit natin. Sa dulo. Yun o. So tapos ay ilagay ang crystallite. Lalagyan natin ngayon ng kulay balaw. Kasi depende sa color ha. Kulay orange ho yung gagawin natin. Parang tigre. So lalagyan natin itong crystallite na isa. Dalawang klase ho yan eh. Ng kulay balaw. Ayan o. Orange ho ang nilagay ko. Yan. Ilagay natin ganyan sa ibabaw. Si babaw lang po yan ang hook. Ayan o, si babaw. Okay, tatalian natin. Parang ganun sa ginawa natin sa crystallite na una. Ayan o. Ganun lang po kasimple. O. Tapos, ibabalik natin. Ayun. O, nakabaliktad na po ha. Baliktad natin, talian natin. Na maayos.
Ayan. O, kung nakita nyo, dalawang kulay na. Isang orange, isang crystallite. Susunod tayong step. So, next step, ito yung pangatlong ilalagay natin, mga ka-FW. Yung orange na kulay balaw na crystallite, kung tawagin, titurun. Ayan o. Huwag po natin papantayin na magkabilang dulo, dapat may patulis na kaunti. Ganyan o. Napansin nyo yan o. May patulis ng kaunti. Ito na. Tatlong step na yan. Lalagyan natin yung feeder doon sa dulo. Ayan o. Ganyan po kasimple. Kulay orange ang yari niyan. Okay. Ayusin natin. Ilagay natin ng maayos. Pakalatin natin kaunti yung balahibo. Tapos, itali natin ng maayos. Ayan o. Ganyan po kasimple o. Talit natin ng ayos yung balahibo. Pantayin natin. Para maganda yung kalat ng balahibo. Tapos, itong kanito, balahibo na ito, kung tawagin feeder, ay itupi natin pabalik. O, ganyan, o. Ayan. So, napansin nyo? Tingnan nyo sa bakabig-kabig ng dulo, o, halos pantay na siya. So, sa tingin ko ay masyado mahaba, i-adjust ko pabalik dito. Yan, ibabalik natin pabalik. Yun. Ayusin natin yung feeder. Ayan, o. Ayan. Hawakan natin ng ayos. Talian natin pabalik yung feeder, mga ka-FW. Kailangan pantay ito, maganda yung kanya position para maganda yung langoy sa tubig at pantay siya, hindi siya hiwit. So maganda na, tingin ko pantay na siya, maganda na ang position, no? Oh, korting ko na siya sa biki. So stitch yun, ilalagay natin ay yung balahibo ng manok. Medyo tricky yun ang paglagay, kaya panoorin nyo mabuti. Ito mga ka-FW, pag nalagay ng balahibo ng manok. O ito, isang feeder, nalagay muna natin sa gilid. Kabila, ayan o, ganyan po o. Ilalagay natin dito sa gilid, ayan o. Ayan, gilid. Talian natin ng ilang pulon. Isa, dalawa, tatlo. Ganyan lang po kasimple. Ayun, nakita nyo, balahibo ng manok, nasa gilid na siya. Okay na siya ang posisyon, magandang posisyon niya. So, yung kabila, lalagay natin ng balahibo ng manok dun sa kabila naman. O, ayan. Pansin nyo? Pantayin natin kung tama lang yung balahibo ng manok. O, yun. Nakita nyo, pantay. Magkabilaan, pantay. So, itali ulit natin dito sa kabila ng dalawang ikot. So, dalawa, tatlo. Tatlohin na natin para siguradong matibay. Ayan. So, nakita nyo, maganda na yung position niya. O, ayan, o. Feeder ng manok yan. Magkabilaan. So, nakadalawa na tayo ng feeder ng manok. Ikot natin ulit ng isa. Tapos, yung pangatlong feeder, tatlo lang po nilalagay ko dito, mga ka-FW, tatlo lang. Para maganda siya. Pangatlong feeder, lalagay natin sa ibabaw. Ito na, itong tricky. Ito yung pinaka maganda sa ibabaw. Ayan. Sa ibabaw po, ayan. Ayan. Halos pagkakapantay lang, ang gawin natin. Pantay, oh. Pantayin natin. Sa pinakang ibabaw ng hook, ayun, oh. Ayan, halos pantay. Kung napansin mo, halos pantay. Talian natin, ikutin natin maayos. Ayun. O, pag natalian natin, sukatin natin, tingnan natin yung kabilaan kung pantay ba o hindi. Ayan o. Okay, pantay na siya. Maganda nang tingnan. Parang tigre na siya o. Balahibo ng manok. Balahibo ng manok sa ibabaw. Balahibo ng manok sa gilid. So, tatlo siya. So, ito, tatalian natin ng ayos. Para maayos na to. Maganda na. Ayun. So, ito. Tatalian ko na. Manood kayo. Medyo tricky yung pagtatali. Medyo mahirap. Pero kailangan natin higpitan. Hindi pwedeng maluwag. Kasi, papangit. Ayan. O. Pag nakita nyo yung pantay na, maganda na siya. Ngayon, ang gawin ninyo, putuloy natin sa dulo. So, ikat natin. Ikat natin yung excess na balahibo. So ay mga FW, nalagay na natin yung lahat ng feeder. Oh, magandang tingnan, ayan oh. Yung balahibo ng manok nga sa ibabaw, ayan oh. So ngayon lalagay natin ay red belly sa ilalim dito, yung pula. So ay mga FW, paglalagay ng feeder sa ilalim, ito naman yun. Yung red belly kung tawagin, ayan. Talian natin ulit sa ilalim ng hook, ha? Ilalim, ayan po. Ayusin natin na maganda. So ay mga FW, ito na yung ating sabiki, tiger sabiki. So, ilalak natin. Nalagay ko na yung red belly sa ilalim, ito pula.
Pagkalako ito, gagawin natin ay lalagyan natin ng mata. So mga OFW, ito na yung mata na ilalagay natin dito sa ating Tiger Sabiki. Ayan o. Kakulay siya nung redhead siya. Halos kakulay siya nung kanyang katawan. Ibabagay po natin. Ayan na siya o. Ganyang kasimple. Ilalagay natin magkabilaan yung mata. O ayan. Ikuti natin. Ilagay yung mata. Pag ganito, ilagay ang mata. O ayan, magkabilaan na. Ayan na siya mga OFW. O ayan. Ayan na yung Tiger natin. Tiger Sabiki. Lalagyan natin na yung unang resin epoxy. Ayan mga OFW, sa paglalagay natin ng resin epoxy, tingnan natin yung plylor. Ayan o. Pantayin natin yung mata. Ayan, nakita nyo. Pantay na yung mata. O, straight yan. Magandang pagkakalagay, di ba? Kumuha tayo ng isang pantusok. Kumuha tayo resin epoxy. Ayan, huwag makamarami. Ilagay natin sa ibabaw. Ang paglalagay ko nito sa ibabaw ng mata. Yan, panuorin nyo. O, ganito lang. Ayan. Ayan. So, napakaliit na nilalagay ko. Makita nyo. O, napakaliit po na nilagay ko resin epoxy. Sakto na yan. So, ngayon lalagyan natin ang UV light. Ayan. Simple lang po. Ayan, o. UV light. Ito yun, o. Violet, o. Nailaw. Ayan, o. Violet. UV light. Pampatikas po ito ng resin epoxy. Ayan, o. Resin epoxy sa mata ng Tiger Sabiki. Ganun lang po kasimple. O, ayan. O. Tapos na. Ayan mga OFW, ito na yung final nito step. Lagay ng resin epoxy sa ulo ng Tiger Fly Sabiki. O ayan, nalagyan ko na ng resin epoxy para kuminang at masip yung mata niya. Ayan, makinang na po siya. Hello guys, ito new version ko ng Sabiki. Kung tawagin ito ay Tiger Sabiki Ghost Rim. Tinan nyo yung kulay niya, oh. Para siyang tigre, iba-ibang kulay. O ayan, yan ay kwan. Ang nasa ibabaw ay balahibo ng ano. O na kung tawagin nila ay bulik hipon. O yan o. So ito na po yung ginawa kong Tiger Sabiki. Tingnan nyo po. Para siyang tigre kasi iba yung kulay ng balahibo ng manok. So that is for today. If you like my video, please don't forget to subscribe, like and share and hit the notification bell para update ka sa lahat ng adventure ko sa UAE. Thank you for watching. And God bless you all. See you on my next vlog. So ito na siya. Sana natuto kayo kung paano gawin yung plylor sabiki. Bye bye!